Ngayong araw na sana uumpisahan ng Armed Forces of the Philippines ang investigasyon kaugnay sa questionableng pagtuturok ng hindi rehistradong COVID-19 vaccines ng ilang miyembro ng Presidential Security Group. Ngunit matapos magbanta ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi na posible niyang pagbawala ng PSG na dumalo sa pagdinig ng Kongreso at huwag magsalita sa isasagawang investigasyon, kinansela na ng AFP ang kanilang fact-finding investigation laban sa PSG. Do not force my soldiers to testify against their will. At huwag ninyong contempt na i-detain ninyo. I do not think it will be good for you and for me. It would not be healthy for everybody. Base sa statement na ipinalabas ng ating Pangulo, ang ating Commander-in-Chief, bago maghating gabi kagabi, ay nagdesisyon po siya na i-call off na itong investigation na ito sapagkat malino ng kung sinasabi ng ating Pangulo na wala nang pangailangan, na hindi na niya pinapayuhan na dumalo sa investigasyon ang miyembro ng Presidential Security Group, and they will invoke, if ever summoned and they would appear, they would have to invoke their right to remain silent. Ayon sa tagapagsalita ng AFP na si Major General Edgard Arevalo, kusa ang naging desisyon ni AFP Chief of Staff General Gilbert Gapay na huwag nang ituloy ang kanilang investigasyon. Sa kanyang press conference kagabi, muling ipinagtanggol ni Pangulong Duterte ang ginawang pagpapabakuna ng PSG at naniniwalang mabuti ang layunin ng mga ito sa kabila ng mga batikos. To me, it's a matter of self-preservation. Yan lang. Whatever be your objection, whatever be your criticism, para sa akin, it is a matter of preservation. And I would like to call on Congress na hindi naman ako nakikiusap. Ang ano ko lang, diretso na salita na do not tinker with the PSG. Samantala, iginiit naman ng Pangulo na hindi niya alam kung anong bakuna ang itinurok sa kanyang close-in security personnel at hindi rin ito nakatitiya kung nabakunahan nga ang mga ito, taliwas sa kanyang naunang pahayag noong December 26. Nagpaliwanag naman ng Food and Drug Administration sa Presidente at sinabing maaari nilang bigyan ng special permit sa pagpapabakuna ang PSG kung kinakailangan kahit wala pang emergency use authorization. For if it's going to be a smaller group po, for example po yung PSG, and of course priority naman po talaga nila na kayo ay protectionan, then we can give po compassionate special permit for this kasi maliit lang naman po yon, and then a hospital can take care of it. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.